So guys, ito na oh. After 140 days, i-harvest na natin ang ating red onions. Ayan oh. So this is hydroponically grown onions. So dalawa ang magiging harvest natin ngayon. Yung onion mismo at saka yung onion leeks niya. Ayan, pwede din siyang panggulay. What's up mga kagulay, welcome back to my channel. And for today's episode, we are going to harvest our red beautiful onions. Come on, let's go guys. So guys, ito na oh. After 140 days, i-harvest na natin ang ating red onions, ayan o. So this is hydroponically grown onions, kaya ayan, napakalinis. Actually, medyo kulang pa, magmamature pa to pala. So yung iba, bilog na, ito, papunta pa lang. So, na-harvest na natin. So dalawa ang magiging harvest natin ngayon, yung onion mismo at saka yung onion leeks niya. Yan, pwede din siyang panggulay. So, very timing na kasagsagan ng issue about onion prices na mataas. 800 yata, 900 yung onions. Nagtanim tayo. Pero, ang pinakamali ay magtatanim ka ng onions na mahal ang presyo. Huwag nyo pong gagawin yan. Kasi, kapag ginawa natin, nung December, mahal ang onion, nagtanim tayo. And it took 140 days to harvest the onion like this. Medyo, ngayon, ang average ng price ng onion ay nasa 90 to 120. Yung iba, sagad na 150, 160. So, again, pagka gaya-gaya lang tayo sa pagtatanim, ito, sinubukan lang natin to. Para malaman ng mga viewers natin na pwede ang onion sa hydroponics, particularly sa NFT at saka sa container or Kratky method. So ngayon, simulan natin ang harvest. Pili na tayo. Ayan. So ito, nilipat natin kasi sobrang init na. Sobrang init na ng panahon, kaya ito yung mga onion na i-harvest natin. Ayan o. Ayan. So dati siyang Kratky method guys. Medyo ito binaliktad. Isang container na 4 liters binaliktad natin, hinati. Tapos apat yung laman. Ayan. So bubunot lang tayo. Meron na tayong onion. Ayan. Sobrang ganda ng onion guys. Ayan o. So makakatipid tayo. Very sustainable. Kapag 120, 140 days, every 20 days, magpupunla tayo ng onion para lang sa bahay natin. Hindi na tayo bibili. So, 140 days, divide lang natin yon sa 5. Kasi, para meron tayong batch. Every 20 days, mag-harvest tayo ng fresh onion. So, sa simula, medyo matagal, 140 days, pero after 140 days, 20 days, 20 days, 20 days, every 20 days, mag-harvest na tayo ng onion. Yan, gaya nito. Alright. So, hanap pa tayo. Yan, so, ito, malaki na. Yan, malaki. O, di ba? So, napakasimple, nakapatong lang sa baso. Yan. So, ito, malaki o. Sobrang malaki nito. Sumarik. Ayan o. Ayan o. Wow, sobrang laki o. Wow. O, diba? Sobrang linis ng onion natin. Ayan lang po. Onion in hydroponics. Ayan.
So tara, titignan natin yung onion ni PR Kanghel. Yung mga onions natin dito. So ito, nilipat na natin kasi cooked to. Tapos binaliktad natin. Actually ganito siya. Ayan. Harap ko dito. Water bottle na mineral water bottle, hinati natin. Tapos nilagay natin isang onion. Ayan, ito na yung resulta niya. So kaya natin siya nilagay sa NFT kasi sobrang init na, hindi nakakayanin, kumukulo na yung tubig dun sa bote. Kaya ilipat na natin siya dito. So since sa harvest na siya, lapit na siya i-harvest, kaya dyan na siya, nag-end na siya dyan. So ito naman ang onion ni Miss Pia Arcangel. Ayan o, onion yan ni Miss Pia Arcangel ng GMA 7. Ayan, yung partner natin sa 24 oras. Ayan, ma'am Pia Arcangel, ito na yung onion mo. Alright. So ito pa, apat. Last na apata na to. Ayan. Ito yung mga kratky method natin na nilipat na natin dito kasi sobrang init na, hindi na kakayanin. Daming langgam. Daming langgam, guys. Yan. So sa ganitong kalaki na 4 liters na lagayan ng tubig, apat yung malalagay natin. Ulitin ko, sa litro ng soft drinks, isa lang ang malalagay. Yan. Sa Starbucks or sa coffee, sa coffee cup, isa lang din. Possible siya. So, nagka-problema lang kasi sobrang init, nilipat na namin sa NFT. Yan. So, ito na po lahat. Onion. Meron pa doon natitira. So, i-reserve namin yon kasi kukunan tayo ng TV yung early unang hirit. Yan, kukunan tayo. So, kikiluhin natin ngayon, guys. Tara, kiluhin natin. Meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 na fresh pink onion. Kikilo na natin siya. Ayan. So, nag-harvest tayo ng 1 kilo. Ayan. Sa ganito karami, 1 kilo. So, guys, kasi, sir, bakit kasama yung dahon? Ganun po kasi ang nangyari. Ngayon, pag bumili ka sa palengke, kasama dahon. Kasi sinama lang din namin ang dahon. Ngayon, titignan natin ang 1 seraso. Kung ilan kilo, 1 piraso. Ayan. 0.66. Ayan. 64. Ayan. So, isa, 0.64, 0.66. Kapag ito malaki, ayan. Medyo hindi pa nga ito hinog. Pero pula na siya. Okay? So, ang seeds na gamit namin dito ay Ramgo seeds. Mabibili lang ng 60 pesos to 80 pesos sa Shopee or sa any leading supermarket around the Philippines. Right? So sa mga gustong matuto, meron tayong how to sow, paano magpunla, paano magtransplant, at ngayon paano magharvest. Napakasimple lang. After 140 days, 120 days, available na. Maraming salamat, mga kagulay. Thank you.